At ako kaya mga kaibigan, naalala nyo ba itong sinasabi na natagpo ang patay mga kaibigan dyan sa Baltan mga kaibigan? At ito ang nag-respond dito mga kaibigan ay si kagawad na Agnes Aurigi mga kaibigan. Hello po, magandang tanghali kagawad. Opo, kagawad, kunting information lang dito sa pag-responde ninyo sa nakita na na-discovering patay dyan sa may Baltan, kagawad? Yes po. Nung dumating po ako ay mag-aalas 8 na ng gabi, although na tignan na rin po siya ng suko at saka may mga pulis naman po doon, pati po yung ating mga tanod sa barangay. Opo, at ano ba ito, kagawad? Babae ba ito, babae? Babae po na anuhan naman po na-identify naman po siya. Opo, yan mga kaibigan. No? At ito ay saan bang residente ito kagawad? Actually po, taga Kagisan Nara po siya. Tapos ang kanya mga kapamilya ay nasa Kagisan Nara. Opo. At dito rin siya tumutuloy sa barangay Maningning. Sa mag-anak siya ni sekretary ng barangay. Sekretary, anong apelyido kagawad nitong pan na pagkakikilanlan nitong biktima maawad itong pan itong patay na ito? Siya po ay si Jaime Rodriguez Ramos. Ah, nasa 38 years old na po. Mm-mm. Eh ito yung kagawad yung pagkakadiscover, wala bang pumunta ng mga kaanak, kapatid doon sa mismong area? Nung sa area po wala pong dumating, pero sa ospital po nung idala na namin sa ospital para po ma-declare ng doktor. Po, nandoon po yung kagawad ng Maningning, yung kanyang kamag-anak na sekretary. Opo. Dumating naman po. Ngayon po, may dumating po dito from Lara, yung kapatid po. Nagpasalamat po sa akin at dito sa mga tanod. Ah, opo. Ah, ito may naka-prepare na rin para siya kagad na kabaong ano. At talagang... kagawad, medyo... Medyo nang ingitim itong kwan. Ano ito, naaagnas na? Opo, naaagnas na po kasi po siguro mga magtutulis na rin siyang masasabing namatay. Ayan na, eto. Nangingitim. Magtutuwiks nang namamatay. Ayoy! Yun ang sabi ni kagawad ah. Si Jovelyn nawala August 5 nawala, tapos natagpuan yata August 23. Ilang araw lang yun? 18 days lang ba o 20, basta parang ganun eh. 7. Oo, 18 days and 18 days lang siya nung matagpuan na kalansay na eto. Nangingitim pa lang, naaagnas pa lang. Naagnas pa lang siya. Ilang, sabi, estimate nung kagawad, mga 2 weeks. Kaya parang ano, no? Parang mapapaisip ka din dito. Teka, yung ano, ha? Yung namatay dito ngayon, 2 weeks lang. Buo pa. Naagnas pa lang. Pero si Jovelyn, 18 days ka lansay. Ayoy! Ay, Ate Grace Ramos Masiglat. Hello po sa inyo. Ayan. Miles Tamayo, layo ng San Miguel sa Baltan. Bakit kagawad ng San Miguel ang nagpunta? Yan po ang hindi ko alam. Opo. May asawa ba ito? May anak? May anak po siyang 3. Dito rin mismo sa lungsod ng Puerto Princesa. Yes po. Yung asawa nito, saan na kaya yung asawa nito? Ang asawa po niya, pagkakalam po, is naiwan sa Maynila. Kasi po, nagkaroon ng mentally disorder yung ating biktima. Mm-hmm. Ayun pong ano, si Jaime. Mm-hmm.
So hindi na sinong nag-aalaga sa mga anak nito kagawad? Yung pong kanyang kapatid at saka po yung kanyang kamag-anak na nandito sa Maningning. Mag-iisang taon po ngayong February yung kanyang bunso. Ah, bata pa, mag-iisang taon pa lang? Yes po, yun po ay hindi masabi kung sino ang tatay. Ay, bakit po? Kasi po, pag-alagala po si Hailey, tapos umuwi sa kanila na hindi rin na malaya na buntis na. Malaki na ang siya nung maanohan. Ay, ganun. Yung mga kababayan talaga natin talagang mapagsamantala sa mga may mga ganitong klaseng mga sakit, ano? Yun, ayun, natumbok ni Kadong. Ayoy! Mapagsamantala yung mga taga-Palawan, ano? Siguro hindi naman lahat. Kasi katulad niya, no? Umuwi na lang, buntis na. Nang anak, February, 8 buwan pa lang daw yung bata. Kita niyo. Ito, may problema na to sa pag-iisip. Parang may, ano na to, meron na nga mental disorder. Pero nagawa pa nga galawin. Ay, talagang ano, no? Amo! Talagang mga walang yayong mga, ano dyan, mga manyak. Sa Palawan. Ate Kikuchan, ayun, paano mga moy buhay ngayon, yun nga. Eto ha, kita nyo, 2 linggong nawawala, 2 weeks, 14 days, buo pa. Nangingitim pa lang, pa bulok pa lang, pero si Jovelyn, 18 days kalansay. Ayoy! Yung nakatago ng amoy. Yung nakatiwangwang lang sa ano sa ilalim ng sikat ng araw, hindi nang amoy. Palakpakan ulit natin mga taga-Palawan na gumagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen. Ah, pakagaling po ninyo. Sana kunin na kayo ni Lord. Ayoy! Talagang sige, Wad, minsan na lang po sa ating mga kababayan sa Barangay San Miguel. Pati na rin doon, Wad, pinaliwanag na natin doon sa ating mga kababayan yung dyan tungkol sa kalsada at naiintindihan naman siguro nila, Wad. Okay, kagawad, Agnes Aurigi, kunting mensahe na lang po doon sa ating mga kababayan dyan sa Barangay San Miguel po. Marami pong salamat sa mga nakikinig. Ako po ay inyong lingkod, kagawad Agnes Aurigi po. Magandang tanghali po. Ayan, mga kaibigan, at napakahaba ng paliwanag ni Kagawad Agnes. Maraming salamat po, Kagawad, at sa inyong pagpaunlak na upang maaming kayo makapanayam tungkol dito sa natagpo ang patay na ito, Kagawad, ano? Okay po. Salamat din po. Ayun, so hanggang dun lang yung ano, pagtatalakay ni Kadong de los Reyes sa ano na yon, sa natagpo ang nabubulok na patay doon sa Baltan. Sabi niya no, wala daw bayawak sa pinagtapunan. Ayun. It's Zoe Quinn. Yan, hello po. At Ate Michelle Pentoroy. Hello po. Ate Cherry Ditano. O, like Jovelyn din yan, ang pagkakaiba, buo pa katawan kay Jovelyn, linis ng iskal. Ayoy! Ayan. Nailionis Hillman, hello po sa inyo. Sena Senshu, kakakilabot na nangyayari sa Palawan. Matao man yan sa Baltan, di ba? Nangamoy dikit-dikit yung bahay. Thousand 786, hello po. Ate Shirley Samonte, ano kaya masasabi nung humawak ng case ni Jovelyn sa kasong yan? 2 weeks na agnas pa lang si Job. Bato, buto-buto na, lagas na mga ito. Diba? Si Jovelyn ay science wonder. Lord Elisa Banag, hello po. Ayan, Kuya Jose Lubas, uso pala ang himala sa Palawan. Amo! Mac, yung gumawa na sa biktima na pangahala, yun ang wala sa katinuan. Sir, kakabalik ko lang, nag-share po ako kaya
matumawag medyo paliwanagan, di ko tuloy na sundan live view. Okay. Sausa ng Cotabato City from Abu Dhabi, UAE. Hello po. Ate Shane, ay naku, walang hiya. Pinatulan pa ang may sakit sa pag-iisip watching from Thailand. O, maparayan, hindi mapagpira ng bangkay kaya hindi na agnas. Ayon! Roberto Barrientos ng Iloilo, shoutout po. Ganda mega ko. Ano yan, kuya? Anong ba yan, ate? Ayon! April Aris Ibera, ayan, hello po. Alam na dis, kailangan i-autopsy yan. Amo! Parang hindi na po eh. Diretso living na eh. Ayoy! Diniretso na po ng living. Hindi na in-autopsy. Kuya Henner de la Cruz. Oh, yung kay Jobelin, magic yun. Buto agad. Pwede bang Guinness World Record si Jobelin? Ayoy! Pwede. Pwede ipag-Guinness, ano? Mas na ka nakakita, ilang araw lang, 18 days. Kalansay, eto 14 days, nabubulok pa lang. Ayoy! William Magpali versus, hello po sa inyo. So, ganyan siguro talaga sa Palawan. Then, nakakaano lang dyan, yung umuwi siya, na nabuntis siya, kakapanganak pa lang, ano? Kakapanganak pa lang. Diba? Tapos nabawian na ng buhay, hindi na pina-autopsy, diretso living na. Eh, dapat yan in-autopsy kasi para malaman sana kung may foul play. Ganda mega ko. Sabi niya, kuya, nagbibiru ka ba? Mukha ba ako nagbibiru sa mukha ko? Ang nagbibiru po. Ah, ganun. Ewan ko ba't gano'n ano, ang kalansay ni Jobel, hindi nangamoy. Eh, ito tagong-tago, nangamoy. Ayoy! Kaya hindi po maiwasan na mga tao magtaka dyan sa nangyari kay Jobelin. Hindi niya masisisi tao ngayon, no? Lalo yan. Diba? Kita niya, nabubulok pa lang, 2 weeks nang nawawala. Ayoy! Kaya kung nagtaka man ng taong bayan sa nangyari kay Jobelin, tapos yung iba nagagalit. Yung iba napagsabihan lang na ano, kahina-hinala, galit na. Pino-question lang kayo, galit na. Alam niyo po, kung walang pakialam ang mga kapwa niyo Pilipino sa inyo, hindi na kayo papakialaman nandyan. Hahayaan na lang kayong magkamali kayo na magkamali at magkanda leche-leche buhay ng mga palawin nyo. Leche. Ganun na lang yon. Kasi wala kaming pakialam sa inyo. Hindi naman kami taga dyan eh. Kaya dun sa mga sumasama loob dyan, kung bakit kung bakit nababanggit natin ang Palawan palagi, napag-uusapan natin palagi ang Palawan, kasi katulad niyan, ang Palawan po nabigyan po ng award ng Palawan bilang most ano ba yun, meron akong pinost diyan eh. Meron ako pinost dyan tungkol sa Palawan na Palawan, most desirable island. Kita niyo po yan, most desirable island ang Palawan, pero ang nangyayari, mga karumal-dumal na krimen. Ayoy! Kapag ang Palawan po ay hindi na pinupuntahan ng mga tao dahil sa mga krimen na nangyayari diyan, kawawa yung mga tao diyan, mga kababayan natin na umaasa lang sa mga turista. Umaasa lang sa mga nakatira diyan sa Palawan, yung mga tao diyan na nagtitinda ng mga souvenir, nagtatrabaho sa mga resort. Kawawa yung mga 'yan. Pero yung mga
namumuhunan, hindi kawawa yung mga yan. Eh. Mabankrupt man yan, kaya pa ulit niyan magnegosyo ng ibang negosyo. Pero itong ating mga kababayan na maapektuhan kapag bumaba ang bilang ng mga turistang pumupunta dyan at sumabog ang mga karumal-dumal na krimen na nangyayari dyan. Ang maapektuhan mismo yung mga maliliit. Opo, Nailionis Hillman, sa Palawan po ulit nangyari to. Ang maapektuhan yung mga maliliit na tao, yung mga malalaki, hindi maapektuhan yan. Kabig lang ng kabig yan. Amo! Kaya kung mapag-usapan man po dito, mapag-usapan kay Kuya Tommy, Palawan, puro Palawan, eh huwag na po kayong magtaka kung mapag-usapan ng Palawan. Kasi kaya po na pag-uusapan ng Palawan, kasi may concern pa po dyan. Kapag hindi na po na pag-usapan ng Palawan, eh ibig sabihin nun, wala na pong may pake. Ayoy! Kaya hanggat may pake pa yung mga tao sa inyo, ayusin nyo na yung mga trabaho nyo dyan. Wala na akong pake kay Jovelyn Case. Sa kapayapaan lang ng bawat isa, gusto ko. Katotohanan lang po dapat mailantad. Kaya kahit kay Lapid Case, my God. Ayoy! Ate Bernie Jaya ng Hong Kong. Hello po. Nanay Mercy Shapno. Diba? Si Mutsarap, Ate Grace. Ha? Si Mutsarap yan. Kay Jovelyn. Okay, Junji. Adi kasi taga Palawan, Pulburon, marami diyan. Jemal Yadon, hello po. Nani Peñaranda, Takintik. Tankintik, ayan po. Hello, katakot pumunta sa Palawan kaso ni Jovelyn Kalansay agad. Yung inaakusahan na pumatay, pinipilit paaminin nang di pa nandi pumayag, ginulpe. Dapat palitan ng mga tiwali na pulis diyan. Nuknukan ng mga sinungaling, gumawa ng drama, palpak pa. Tapos kinonfirm ng NBI si Jovelyn, at police si Jovelyn yung Kalansay. Kala nila na loko nila tao. Hindi tanga mga taga-Palawan, mga kasabwat dyan, they believe with their own lies. Ayoy! Oy, Papa B Entertainment, shoutout sa'yo ha, Papa B. Mamitay Kara, nakakatakot tuloy pumunta ng Palawan kasi baka maligaw ka lang. Tapos ang mapagtanungan ay syndicate member ng human trafficking. Magdalena Pitlonga, hello po. Okay, nakawan ng lupa, missing person, sirang mga CCTV na milyon ng budget, sa Palawan lang yan. Palakpakan po natin. Only in Palawan, di ba? Talagang kawawa kaming umaasa sa tourism, bagsak lahat ang maliliit. Oh, MV Gloria, totoo po yan. Andyan po kasi mga jablong kirit-kirit, sana matapos mga kalokohan yan, sama na din si Impactora. Amo! Ayan. So parang ano, no? Parang ang ganda talaga ng Palawan, hindi po natin na, kasi ako katulad ko, hindi pa nakakapunta ng Palawan. Wala po talagang katulad ng Palawan, napakaganda po niyan. Kaya nga ang Palawan, nasa bucket list namin ni Joy. Pero nung nangyari yung kay Jovelyn, nawala na po yan sa aming bucket list. Diba? Kaya kahit anong ganda talaga ng lugar, kung ang nangyayari naman eh katulad ng ganyan sa Marione. Eto, pinadiretso living na lang kasi hindi na binurol. Wala namang, parang wala namang, parang tingin siguro nila, eh palaboy naman to, pariwara lang. Eh, ayan na natin, wag nang pa-autopsy. Pero eto, tingin ko kahit palaboy to, hindi siguro to, ano, magpupunta dun sa lugar na yun para magpakamatay lang siya dun. Diba? May question mark na naman dito sa kaso na ito ng pagkawala nitong babae na ito. Tapos nung matagpuan, eh, patay na. Diba? Kaya, ayun, eh, sana. Kaya, wala namang humihigaw ng hustisya dito pala. Wala pala humihigaw ng hustisya. Ayoy! Pero kawawa pa rin, ano? Palawan, di lang pambira ang tanawin, pati mga krimen, kakaiba din. Pagpasadyos na lang nila. Ha? Bawi na lang next life. Gaba Sayer, shoutout po. Eh, yun lamang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong oras na ito. At umabot na po tayo sa oras ng pagtatapos ng ating palatuntunan. Nandyan na po yung susunod. Ayoy!